Okay, magandang araw sa inyong lahat mga boss. So, andito ulit tayo sa Santa Barbara, Pangasinan. Bali, update lang po natin yung project natin dito. So, before and after na tayo. So, siyempre, kung bago ka lang sa ating channel, siyempre, hinanyayan ko na mag-subscribe po kayo sa ating channel. Road to 50k na po tayo kasi mga boss. Sana isa po kayo sa magsusubscribe sa ating channel. Okay, so bago natin pasukin sa loob, so gusto ko muna sanang makita nyo kung ano yung itsura niya dati bago natin umpisahan. Okay, so ayan, isunod ko dito yung video mga boss. Panoorin nyo po at susunod natin yung after niya. Okay? Sa labas, makikita nyo may kisamina dito sa labas natin. So dati wala po yan. So ang project natin dito ay ceiling lang, tapos yung kornisa at mga ilaw. Tayo nagsupply ng ilaw niya mga boss. So yung nagpintura dito ay hindi po kami ang nagpintura dito. Bali ang ginawa lang namin dito, ceiling, labor and materials, nakamasilya na siya, may kornisa na. Tapos yung mga ilaw sa amin po nanggaling sa Maclagonilla Cornices. So kung gusto nyo mag-order ng ilaw tsaka mga kornisa, so mag-visit lang kayo dyan, sa mag-message lang kayo sa Maclagonilla Cornices mga boss. So ito yung harap nila Sir Bob Sikaba. So shout out kay Sir Bob Sikaba. So maraming salamat, at kami yung napili niyang gumawa dito sa project natin. Siyempre, wala tayong may papakitang ganito kagandang kisame kung walang magpapagawa sa atin mga boss. So maraming salamat, at nagtiwala siya sa amin na kami yung gumawa ng kanyang bahay. So ingat po kayo lagi dyan sir. Siyempre maraming salamat din sa mga kasalukuyang mga naging project natin. Mga naging project natin na mga noon, simula po nung nagsisimula pa lang tayo sa YouTube. Maraming salamat din sa mga nagpagawa sa amin. Siyempre sa mga nagsubscribe. Yung mga project natin ngayon kaila Kuya Eric Tomas, shout out. Siyempre maraming salamat din kay Jinky Ancheta, Charlotte Ancheta, siyempre kay Sir Alan Bernardo. Tapos maraming salamat din kay Ma'am Brenda Apron sa tiwala na kami yung gumawa sa bahay nila mga boss. Okay, so pasukin na natin mga boss. So dito makikita nyo rito mga boss, nilagay nating kisame rito, single drop, tapos may groove. So yan mga boss, may groove po yan. So pwede pa nilang pinturahan yan. Ewan ko lang kung ano yung balak nilang ipintura rito. So ngayon mayroong pinintura lang nila dito, plain white. Tapos yung cornisa natin, ang nilagay nating model dito, yung 85. So ayan yung cornisa natin, makikita nyo. Okay, napit na mga boss. Okay, yan po yung cornisa natin mga boss. So yan yung napili nila sir na ilagay dito sa bahay nila, yung 85, tapos yung 45 na plain. Yun ang napili nila mga boss. Tapos dito makikita nyo rito, nung punta tayo rito, high ceiling. Ngayon na kisimian na natin. Ngayon makikita nyo rito mga boss, yan yung design natin dito. So may ilaw na siya, may pintura na rin. Sabi ko nga hindi po kami yung nagpintura rito, so sila na rin po nagpintura rito. Bali ang ginawa lang natin dito, ceiling, tapos yung cornisa. Siyempre nakamasilya na rin ito.
So nilagyan natin ng design dito, cube design na square, tapos may bilog na cube design, double yan, magkabilaan, tapos meron din design doon sa gitna, cube design din. So ganun din dito sa kabila, mga boss. So ayan, may kita nyo rito, ganun din yung sa kabilang ginawa nila. Okay, so ano, may masasabi ka, sir? Kanina pa kasi nakikita. Let's start, may shoutout ka? Wala. Ay, wala? Akala ko. Kanina pa kasi si sir na sumusunod sa akin. May sasabihin ka? Wala. Kanina pa kasi sumusunod sa akin si sir, akala ko may shoutout siya. Ayan. Nagtago naman. So ayan mga boss, ayan, may kita nyo rito. Maganda yung pagkakagawa, pulido rin yung pagkagawa ng kisame natin. Siyempre kisame lang yung ginawa natin dito mga boss. So dito sa pader, siyempre hindi po kami yung gumawa dyan, sinabi ko na kanina. Pati mga pintura dyan, hindi po kami yung gumawa ng pintura ng pader nila. So kisame lang yung ginawa namin dito. Okay, so makikita nyo dito, siyempre may ginawa rin akong 3D model dito mga boss. So dito sa makikita nyo dyan sa screen, may 3D model tayong nilagay dyan. Okay, so ganun din yung mangyayari. So bago namin umpisa dito, gumawa muna ako ng 3D model para makita nung may-ari kung okay na sa kanyang design. So nung okay na yung design, ginawa natin yung 3D model. Okay, so yung nilagay nating pin light dito na mga ilaw, so dito sa may salas, yung mga pin light dito ay nasa 12 watts na po yan. So maluwang kasi itong parte, kaya ang ginawa ko, nilagyan ko yung nilagay kong pin light para mas maliwanag, para maliwanagan niya lahat. Tapos lahat ng nilagyan natin pin light dyan, tricolor. So warm white, daylight, tsaka white. Kada seats mo nagbabago. Ganon din dito sa strip light natin. So kada pintot mo yan, magbabago yan. Warm white, daylight, tsaka white. So yan yung nilagay natin dito sa nilagay natin dito sa sala. So puro tricolor. So dito sa may baba, may dalawa tayong kwarto. So may hallway, may isang CR, tapos dalawang kwarto. So punta natin mga boss. Okay, so dito sa kwarto, cube design yung nilagay natin dito. Tapos pininturan natin nila yung kornisa natin. So makikita nyo dyan, may yung kornisa natin, may pintura na. Ayan. So iwan ko lang kung anong nilagay na pintura dito sa kornisa. Ayan. Okay, cube design po yan. Tapos yung size na ito, ang cube design natin, 40 cm. Ang taas niya naman ay 20 cm. 10 cm yung may sa may taas, 10 cm naman yung lapad na ito. So yung nilagay natin dito mga boss na kornisa, 85, tapos yung 45 na model. Okay, so yan yung nilagay dito. Tapos dito gano'n sila mga boss, nagpintura ng parang cream. Tapos dito orange. So yan mga boss. So punta tayo dun sa kabila. Oh sir, may babating ka? Wala sir. Eh kanila ka pa susunod eh. Ayan boss. So dito naman, nag-iba rin sila ng pintura dito. So nilagyan nila ng design yung wall. So combination ng parang silk gray, tapos cream, tapos light gray. So yun ang combination ng nilagay nila dito na na pintura. So hindi rin kami ng pintura niya mga boss. Bali, in-explain ko na dito mga boss. Tapos yung nilagyan natin ano dito, cube design, ay yung ang nilagyan natin design dito ay cube design. Tapos ganun din mga boss, tricolor din yung lahat ng nilalagay na ilaw dito, strip light tsaka pin light. So 6 watts lang dito sa mga kwarto na nilagay natin. Tapos naglagay din tayo ng circular light. Okay, so ayan mga boss. Okay, dito naman sa may dining. So makikita natin dito. So nasa dining tayo. So ganito rin ang ano natin dito, nilagay dito. Kaya lang hindi pa yata nilagay yung ceiling pan. Hindi pa nilagay ceiling pan dito mga boss.
So mayroon, pero mayroon lang silang biniling ceiling fan sa akin, pero hindi nila nilagay. So ganun din yung ilagay natin dito na pin light, tricolor din siya mga boss. So kada seats mo nag-iiba. So warm white, daylight, tsaka white. Tapos yung pin light, yung hub light, wala pa yata. Hindi pa yata nilagay yung hub light. So may hub light din yung mga boss, may strip light din dito. Ay, yung strip light? Opo. Yan. Ayan natin mga boss. Doon. Pwede, tignan niyo sir kung ayun, may cobblite na pala. Ayan, tapos doon sa may bar counter. Sa bar counter? Oh, meron din tayong nilagay dyan na strip light. Dito? Oh, meron. Wala ako. Ay, wala. Wala silang nilagay mga boss. Okay, so yan mga boss, hindi pa nilagay yung strip light dito. So dito lang tayo nakapaglagay ng cove design. So ayan yung strip light na pala yan, mga boss. Tapos dito sa may kusina, so ayan sa mga boss, flat lang yung ginawa natin dito. Tapos naglagay tayo ng ilaw dyan. Tapos tatlong pin light na 6 watts. Tapos naglagay tayo ng drop light. So lahat yan galing sa kay Maclagunilla Cornices. Okay, so ito yung ilaw na nilagay dito mga boss. Okay, tricolor din po siya, center light. Okay, so dito tayo sa may hallway papuntang CR at sa maids room. So dito, flat lang dito. Flat lang dito yung nilagay natin dito mga boss. So flat lang. Tapos dito, may ilaw na isa. Oh, isa pa lang. Okay. So ayan, isang ilaw lang yung nilagay natin dito. Tapos flat yung ceiling niya. Tapos dito, ganun din sa may CR dito mga boss. So hindi ko na ipapakita yung baba boss kasi hindi pa tapos. Okay, yan. So panel light yung nilagay natin dito, tricolor din. Okay. Okay, so ayan mga boss. Ngayon, pupunta tayo dun sa taas. Sa taas tayo pupunta. So ipakita natin mga natapos dun. Okay, so isa lang yung kwarto dito sa taas mga boss. Tapos may CR sa master bedroom. Ito na yung sa taas. Pag nandito ka naman sa taas, ang itsura nito ganito. Ayan, so makikita natin dyan. Ganyan yung maging itsura niya rito. Kung dito mo titignan, ganyan yung view niya. Okay, so mas maganda pa to pag nalagyan natin ng chandelier, yung para sa high ceiling. Ayan, maganda yan. So, ayun lang, sabi ni sir, pag-iipunan niya doon yung ilalagay na yon. Okay. Tapos, punta tayo rito sa taas mga boss. Ayun, dito sa, andito na tayo sa taas mga boss. Okay, so dito ang ginawa natin, cove design din, kaya lang nilagyan natin ng kunting arte. So meron dito. So meron, ipapaliwanag ko mamaya yan mga boss. So pin light, tapos tricolor na pin light, tapos center light, tapos cove light yung nilagyan natin. So tricolor lahat yung mga boss, kada switch mo ay nag-iiba yung kulay. So ito yung master bedroom. Tapos yung pininturan nila dito sa may pader ay light gray. Tapos yung cornisa nito, ang pininturan nila dito ay gold. So makikita niyo diyan, gold yung ipininturan nila dito sa cornisa natin. Ayan, makikita niyo diyan. Tapos dun sa taas golden. So 45 na modern. Okay, so dito pag dito ka tumingin mga boss, may kita kang nakasiparate na square dyan. So ang balak kasi ni sir dyan, lalagyan niya ng TV wall design. So yan, nakaabang na siya sa TV wall design mga boss. Okay, so
pagdating natin dito sa may dulo ng kwarto, may walk-in closet. Ayan. So, bubuksan natin ilaw rito. So, medyo makakalat pa mga boss. Tapos, hindi pa nila natapos yung pintura. Ayan. Ngayon, hindi pa umilaw yung iba. Hindi pa naayos ng electrician. So, ayan mga boss, may walk-in closet pa rito. Tapos, dito sa may CR. So, ito yung nilagay natin. Ayan, ayan pala, may ilaw pala. Magkaibala pala yung switch. Ayan na yung ilaw. Tapos, dito sa may CR. Hindi pa nai-connecta. So, hindi pa nila nai-connecta yung ilaw dito sa CR. So, makikita nyo rito. May cob design din, kaya lang nasa gilid na. Nasa gilid na ng pattern cob design natin. So, paikot lang yan. Parang shadow line. Shadow line itong ginawa natin dito. Ayan, makikita nyo dyan. Shadow line. Okay. Tapos, may cornisa rin tayo nilagay. So, yan pa yung hindi nilagay dito sa bahay, yung ilaw na yun mga boss. Okay, so yan po yung kabuuan ng project natin. Siyempre, pagkatapos ng video ito, ipapakita ko sa inyo yung mga picture na ito mga boss. So pipicturean ko pa, tapos ilalagay ko dito sa last video, last part ng video, yung mga picture na ito mga boss. Okay, so yan mga boss. Okay, so andyan dun sa project natin mga boss. Siyempre, mas maganda na naman ito pag natapos. Eh, wala pa kasing tiles. Marami pang wala rito mga boss. Balik pa nilagyan ni sir ng TV wall design. Siyempre, yung kitchen cabinet, yun, wala rin, wala pa dito mga boss. Lalo po itong gaganda pag natapos. Okay, sana nakatulong kayo. Nakatulong ito sa mga nagpapabahay diyan, sa lalo na sa mga gustong gumawa ng mga ganitong project. Sana nagka-idea po kayo mga boss. Siyempre, yung picture na ito, yung picture na ito, isusunod ko mamaya pagkatapos ng video natin. So, malapit na mga boss. So, ayan mga boss. Sana mag-subscribe na yung mga ano, paki-like na rin itong video natin mga boss. So, okay, so ayan mga boss. So bago ko makalimutan mga boss, may shoutout muna tayo. Okay, so bago tapusin itong video, so may shoutout po tayo mga boss. So ayan, shoutout kay Ibalinyat, shoutout din kay Rudy Milagrosa, shoutout din kay Edwin Sumito Sereco. Siyempre, shoutout din kay Emmanuel Pontejos. Shoutout din kay Jules Ludes. Jules Ludes Speaks TV. Yan. Siyempre, shoutout din kay Kasuya Reyes. Shoutout kay Kumilang. Shoutout Ilocano. Shoutout kay Queen G59. Shoutout din kay Briggs Novo. Shoutout din kay kay Jean Penos. Yan mga boss, siyempre shoutout din kay Jennifer Lilo. Tapos shoutout din kay Ma'am Elvis Reyna. Shoutout din kay Elko Milan. Colas TV Vlog. Shoutout din kay Jennifer Lilo. Shoutout din kay John Pascua. Shoutout din kay Asuncion Matayagas. Shoutout din kay The Alan TV Builders. Yan, shoutout din kay Glenn RK. Kay TV Bautista, shoutout. Edwin Ramos, ayan, shoutout. Hilario Guevara, shoutout. Jerry Umaranan, shoutout. Siyempre, shoutout din kay Chituchi TV. Shoutout din kay Master of Nothing Knows Everything. Shoutout din kay Robert Ortiz. Shoutout din kay Antoinette Opemia. Siyempre, shoutout din kay Tita Mila Bernadette. Shoutout din kay Boss Rex Vlog Builders. Ayan, shoutout din kay MC RB. Shoutout din kay Chinoy Videos. Kay Lina Nelsy. Kay Holly Salazar. Gloria Viloria, shoutout. Chitochi TV, shoutout. Yun nga pala mga boss, sa mga magpapagawa ng blinds.
misis ng mga kay Gloria Villoria. Okay, so shoutout din kay Love You Asawa ko. Shoutout din kay Aida Desmaya. At shoutout din kay Echo Nava. Shoutout din kay Fernando Holyalia. At kay Aldin Dalagan, Joanna Sabala. Shoutout din kay Furniture Boys Vlog at Josie Malibangan. Shoutout din kay Red Hair Shark, John Michael at Colas TV Vlog. Yan, so yan po yung mga nagpa-shoutout, boss. Sa mga gusto magpa-shoutout, comment na po kayo rito sa video natin. Okay? So hanggang dito lang yung video natin, mga boss. Susunod ko na po yung mga picture. Ingat po kayo lagi at God bless.